aking mga koleksyon na Lucky Bamboo, guys. Tatlo na pong klase yung ating na-collect. Hi guys, good morning, and for today's video ay mag-propagate po tayo ng Lucky Bamboo. So isi-share ko po sa inyo kung paano ko po ito i-propagate. Sa akin na side, ang ingay ng manok namin, pasensya na po. Sa akin na side, mayroon po akong tatlong koleksyon nito na Lucky Bamboo. So ipapakita lang po natin mamaya yung aking tatlong koleksyon nito. So mayroon pa po akong nakikita nito, guys, na as in green na green lang yung kanyang dahon, pero wala pa po tayo noon, pero nandito lang po sila sa nandito lang po yun malapit sa amin. So, hindi lang po tayo talaga nakukuha. Pasensya na po talaga, guys, kasi yung manok namin is nakipag-compete sa akin at this time. So ayan, kung makikita nyo, kung hindi po ako nagkakamali, ito ata yung tinatawag nilang bargeted na Lucky Bamboo. Sa totoo lang po talaga, guys, hindi pa po talaga ako, kumbaga, hindi ko pa po talaga familiar yung mga plants, even common plants. Hindi ko pa po talaga alam yung kanilang mga specific name. So kung alam niyo po, guys, just comment down below. So, ayun, guys, kung nakikita nyo, mayroon po siyang tatlong babies. Ang kukunin lang po natin ito pong mahabang dalawa. So, ayun. Kita natin. At saka mayroon pala po siyang coming pa na babies, guys. So, ngayon ay ikakat lang po natin tong mahaba. So, ayan. Tapos itong isa. And then, ito po yung naiwan, guys. Mayroon po siyang lima. Tatlong medyo malaki na. And then, itong dalawa ay maliliit pa. At saka itong kinata natin ay magkakaroon din po to sila ng mga another babies pa. Kaya, hayaan na po natin yan sila dyan para lumaki din po yan sila. At ito po ngayon ang ating ikakat. Ayan, parang itong isa na ano, itong side na to, parang kitang-kita yung kanyang pagka-variegated compared dito sa isa na to. Pero isang ano lang yan sila, guys, puno. Kita nyo naman. So, itong Lucky Bamboo ay family po to ng Dracaena. So, para sa akin is, napakadali lang po tong alagaan. At para sa akin, good po to for outdoor and indoor plants. So, ikakat lang po natin siya dito na area. At saka dito din na side. Ganyan na din. Tanggalin ko lang po itong dito na part, guys, kasi ito po yung ilubog natin sa lupa mamaya. So, ayan. Ganito lang po talaga ako magpropagate ng Lucky Bamboo. Kaingay talaga ng manok namin. Sa propagation naman, pwede po to water and soil propagation. Pero sa atin, soil propagation po to. Sa water propagation naman, guys, after na maputol niyo po yung kanyang inyong Lucky Bamboo, lagay niyo po lang yun sa jar na may tubig, and then hintayin niyo kung kailan po siya magkakaroon ng roots. Yun nga lang, every week niyo po siya palitan ng tubig para hindi po magkaroon ng kitikiti or itlog ng lamok. So, ngayon po ay naka-ready na po yung aking lupa na gagamitin. So, ito po ay garden soil. Pure na garden soil lang po ito. And then, sa pagtanim ng Lucky Bamboo, guys, simple lang po natin itong itutusok ng ganyan. And then, kunting diin lang dito sa kanyang bandang ilalim para hindi po siya madaling matumba.
Then, ayan na, tapos. Nilagay lang po natin ito sa shaded part. Yung hindi direct sunlight para hindi po siya maiinitan directly at mamamatay. So, tanggalin po natin yung kanyang dahon. Napakadali lang po itong mabuhay, guys. So, simpleng tusok lang, ganyan. Temporary lang po to, guys, yung aking ano. Temporary lang po to. So, kung magkaroon na tayo ng pot, ta-transfer natin to. So, ito, magkakaroon dito ng new babies din. Katulad ng, magkakaroon dito ng mga new babies. So, ito ay mabuhay na. So, yan. And then, since na konti lang yung aking lagayan, tusok lang natin itong isa. Tapos, itong isa. Actually, mayroon pong iba't ibang way kung paano natin itatanim natin yung ating mga halaman. So, ang iba, tinatanggal talaga nila yung halaman. Sa akin naman, hindi ko po tatanggalin. So, hayaan lang natin yung ganyan. So, ngayon guys, tapos na po nating naitanim natin yung ating mga lucky bamboo. So, dagdagan lang natin ang kunting lupa. So, ganito lang guys, napakadaling alagaan, napakadaling itanim lang po ang mga lucky bamboo. Dagdagan lang natin ang kunting lupa dito sa kanyang mga gilid-gilid. Pwede nyo po kung marami po kayong lucky bamboo, mayroon po mga tutorial nito kung paano nyo po sila gawa ng design. Galing kami Robinson! So, ngayon guys ay tapos na po natin na itanim ang ating mga lucky bamboo. So, ilalagay na lang po natin ito sa shaded part. Talim ng mga punong kahoy or basa sa shaded part. So sa akin po, hindi na po ako magdidilig sapagkat dito sa area namin ngayon ay lagi pong umuulan. Kaya po ngayon ay umpisa na po ng aking pagtatanim kasi at this time is malamig po ang panahon at akmang-akma ngayon na magtanim kasi yun nga, maganda ang panahon at malamig ang panahon at may tendency talaga na mabubuhay po yung ating mga pananim at this time. So, para sa akin itong lucky bamboo ay lumalaban din po siya sa init. Huwag lang talaga as in the whole day na direct sunlight kasi kung napapansin nyo guys, mayroon po siyang sunog sa mga tip ng dahon. So, dahil po yan sa napakatinding init. Pero pag once na light lang, hindi masyadong as in na mainit na mainit, so okay lang po yung ating mga lucky bamboos. Ito po yung ating mga koleksyon na lucky bamboo guys. Tatlo na pong klase yung ating na-collect. Tapos, itong isa, ito po yung tinatawag ng barricaded lucky bamboo. Kung hindi po ako nagkakamili, just correct me if I'm wrong. At saka itong isa, hindi ko sure kung ano yung specific name ito. At ito yung aking pangatlong koleksyon ng lucky bamboo guys. So, ayan, nabili ko po ito sa halagang 50 pesos. Mayroon pa po akong isang nakita nito na as in green lang yung kanyang dahon. Pero hindi pa po tayo nagkakaroon ng time para kumuha at sana mailagdag po yun sa ating koleksyon. So, dito na po tayo nagtatapos. Thank you so much for watching. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please consider subscribing and hit also the notification bell para lagi po kayong ma-notify sa susunod po nating mga videos. Shout out nga pala kay Sir by J Vlog at
Chakaka. I'm Kiwi Frando. Thank you so much, guys. Until next time. Bye-bye and God bless po sa ating lahat.